some of my veggies. Galing ako dyan kanina, so we'll harvest. Yung natirang bunga. And there's another one. Yay! Hinog na siya! Yay! Yung okra ko! Maliit pa siya. Ayoko pang i-harvest. Maliit pa siya. Yung dito, nakakuha na ako kanina eh, pero check mo kung babawasan pa kita. Gusto kong gawing binhi ikaw, tsaka ikaw. Okay. Ayun o, nababali sila sa sobrang lakas ng hangin. Ayun o, may mga ano na sila dahil sa ang lakas ng hangin nung may bagyo. Kaya nakakaawa. Harvest tayo ng dahon. Okay. Well, nalaglag siya. Okay lang yan. Ito pa. Buwasan ko lang kasi kawawa sila pag sobrang hangin. Yan, katulad nito, nabali. Dahil sa hangin. Yun, ang laki. Pero hindi ko pipitasin yan. Gusto kong mahinog sila dyan. Ayan mo, nababali sila because of malakas na hangin. Kaya, bupitin na lang kita. Ito, tanggalin natin yung malaki mong dahon para igulay. Ayan, tanggalin natin yung mga dahon na yan para hindi ka naman kawawa. Bawas pa tayo dito. Paisa-isa lang para hindi ka agad maubos yan. Katulad nito, hinali-bali siya ng hangin. Kaya kunin na natin. Pareha pa tayo. Ooh, nilaga ito mamaya. Nilaga! Ayun no, ito yung mga lagi kong nakukuha. Yung uod. Ayan no, yung uod. Uod. Patayin natin. Nabono ka dyan. Pwede pa tayo magbawas isa pa. Tapos ito pa. Kasi the more na kinukuhaan natin ng dahon ng pechay, the more na gumaganda yung kapalit ng mga dahon. Kaya gusto ko every other day nakukuhanan ko sila ng dahon. Tulad nun, no, yung parang payat na hindi lumaki. Pag kinuhaan natin ng dahon yan, yung next niyang magiging dahon ay mas maganda na. Buwasan natin to. Ngayon, katulad na ito, pinipeste ang kanyang dahon ng leaf miner. Tanggalin natin yan para hindi na kumalat. Ito, kuhanan pa natin itong isang to. Okay lang yan, huwag kayong matakot na kuhanan sila ng dahon. Kasi tutubo at tutubo yan, sisibol at sisibol sila. Ito, malaki, matanda na yung mga dahon ng bukchur ko, kaya magtatanggal na ako. So, sa nilaga ang bagsak na itong mga tumamaya. Yung mga book tree ko na galing sa scraps na binili ko. Putulin nyo lang sa puno mga 1 inch and then ibabad nyo sa tubig. Ito, bawasin na rin natin ito. Yan. Yung bawasan pa natin yun. Ito, red na pecha yung kanyang puno. Oh, nilaglag siya doon. Yun, katulad nun hindi siya mataba. Babawasin natin yung mga una niyang leaves para yung pumalit. Mas matataba. Kamayin ko na nga lang. Mas nahihirapan ako sa gunting. Yun o. Tanggalin natin yung mga lumang dahon para yung pumalit, mas maganda. Yun. Mas yung panibagong sisibol, mas malaki yung magiging tubo. Ito kahit buwasin pa natin to. Kasi matanda na yung dahon niya. Yun. Okay? Ito pa. Ito yung tinanggalan ko ng bulaklak na ginulay ko nung nakaraang araw. Pero ito muna buwasin ko to kasi masyado na siyang matanda. Masyado ng crowded yung dahon niya. Mas gusto ko silang nakikita na kakaunti yung dahon kasi parang mas nakakahinga sila. Kumbaga sa tao eh pumupogi, gumaganda kapag bagong gupit. Ayan. Tanggalin natin yan dyan. Syempre yung mga portion ng dahon na may uod, hindi natin isasama sa pagulay, pipiliin, gugupitin natin yan. Kasi syempre parang kahit sabing organic siya, dahil kapag yung uod, it means walang chemical. Ay! Nalaglag! Kailangan ko pamumulit yung subukong. Naawa ako sa kanila kapag binabayo ng hangin. Nakakaroon ng
mga bali. Kaya bawasan natin yung dahon. Ayun, ang tataba, oh. Buha pa tayo doon. Pero ito, bawasin ko to. Oh, nalaglag na. Kailangan ko talaga bumalik sa bubong. Ayun pa. Ayun, kukunan ko rin to. Ayun, dami ko nang kukunin sa bubong. Bale. Ay, mas maganda siyang parang kinakalbo, eh. Mas nagpapanibagong... Mas nagpapanibagong dugo. Ito. Ayan. Ayan o, nakikita nyo ang tataba ng dahon niya kasi every other day halos ko siya na pagha-harvestan. So yung panibagong dahon niya, yung nakukuha niyang nutrients sa tubig at sa lupa, ayan, ginugupit ko yan para mas tataba yung dahon. Yung nakukuha niyang nutrients sa tubig at sa lupa, mas naifo-focus niyang ibigay doon sa mga bagong leaves kapag napitas niyo yung old leaves. Katulad na ito, gupit tayo ulit. Ayan. Diba? Kaya magtanim lang na magtanim. Huwag magsasawa kahit namamadayan kasi meron at merong mabubuhay dyan. Ito o, nasunog yung dahon yan. Sobrang dami na ito itong mga pinagpipitas ko ngayon. Yung iba, syempre, lalagay ko lang sa ref. Hindi naman masasira ka agad. Labas. Kita kaya kunin dun. Okay. So, kunin na natin. Kunin na natin yung mga nandun sa bubong. Ayan. Ikot tayo dun. Iradahan lang kasi. Kasi ayun, no. Malalim dun. Okay. Bawasin ko pa yun. Okay. Okay. Wala tayong musog dyan. Baka dalihin tayo ng hangin. Yan o, kapag may mga dry na dahon, tutuloy nyo lang para mas mag-focus yung nutrients. Ito, bawasin ko. Yan o, may bulaklak na yung patatas. Kulang lang sa lupa. Wala akong lupa. Kamatis ng mga nanilaw na dahon, pinuputol ko yan, tapos lalagay ko lang dyan para abono. Yun, ang kawawa sila kasi inaano sila ng hangin, binabalik, masyadong mahangin dito sa taas. Yung abono niya sa sarili niya, yung dahon niya. Okay. Ito, putulin natin yan para maging abono niya. Ah, may uod. Ayun o, uod. Ayun o, may uod. Pinakain nila yung halaman. Tanggalin ko na itong kinainan niya para mas makapag-focus yung nutrients sa mas bagong dahon. So, ito. Okay ko, maraming bonga. Dilipa. Dilipad ko dyan kasi ayun o, nakakaawa yung lettuce, romaine. Binali yung hangin kaya pinagpuputol ko na lang yung iba. Sobrang malakas ang hangin. See? Ang dami-dami kong na-harvest. Meron pang French beans. Ito rin, matanda na yung iba niyong dahon, kaya babawasan ko din siya. Celery. Yan o. Basta yung mga tumatandang dahon, kinukuha ko para yung mga papalit, yung mga bagong dahon, mas makapag-focus siya. Yung nutrients niya doon. Ito, pandagdag sa hug ko to, syempre. Pandagdag sa hug sa mga niluluto. Yan o. Harvest. Buwasin ko pa. Ito pa. Yan, pa ganyan. Pinuputol ko lang yan. Inahayaan ko lang yan para maging abono niya. Kasi, katulad yan. Oh, ayan. Naninilaw na dahon. Para yung, pinuputol ko yan, inahayaan ko lang dyan. Kasi, para pag nabulok, abono niya rin sa sarili niya. Kasi, pag pinuputol mo yung matandang dahon, natutulungan mo yung mga batang dahon na maging malago. So, buwasin pa natin to. Tama na muna yan. Bagong gupit na naman siya eh. Yan o. Katulad na ito, yung mga along-along kulitis.
medyo nagkaroon na siya ng bulaklak, so ginawa ko, pinutol ko siya para magpapanibagong palit na naman ng sibol. Ayan, yung mga bagong sibol. Tulad niyan. Tapos, ito, papatayin natin. Ayan, no, yan yung mga pumipeste sa pananim ko. Ayan, malaglag. Ayan, no, yung katulad niyan. Ayan, iras sa ilonggo tawag dito. Sa Tagalog, higad. Pag lumaki ito, magiging butterfly. Sorry, butterfly, pero ito ko nakakaganti sa ginagawa niyo sa mga tanim ko. Ayan, katulad nito, putulin ko ito. Saka ito. Para mas makapag-focus na lang yung plants sa kanyang bagong dahon. Ayan, abono ka dyan. Tulad din ng isa. Tanggalin natin yung mga lumang dahon para mas makapag-focus yung nutrients sa bagong sibol ng mga dahon. Yan o, yung akilobate. Pwede nang i-harvest pero ayoko pa. Gusto ko pa siyang gumapang hanggang dun. Gusto ko muna siyang lumaki. Ayan. Sibuyas ko, kung dami rin kailangan i-harvest, pero marami pa kasi ako nandoon sa ref na naka-stock dahil nakabili ako ng 15 pesos. Ayan, mga nakababad. Ayan o, siguro mga ano na to. More than a week na ba? O, magto 2 weeks na silang nakababad lang dito. Kasi wala pa akong lupa. Ayan o, yung gitna. Ganito yung ginagawa ko sa repolyo o. Ayan. Iniwan ko yung pinaka-gitna, tapos yung pinaka-huling parang mga dahon. Tapos yan, binabad ko siya. More than a week, magto 2 weeks na to. Kaya dyan lang muna dahil wala pa akong lupa makuha. Ito, sinusubukan ko. Romaine ito. Ng roaming. Ayan. Ayan pa. Ayan. Buhay na sila o. Pag nilipat mo sa lupa, mas mabilis ang paglaki nyo. Katulad ng isa dun. Ito din o, bok choy. Ay, wongbok. Wongbok ito. Ayan. Iniwan ko yung gitna. Pinutol. May ugat na o. Ayan. Diba? Gawin nyo to. Para makapagtanim din kayo dyan sa kahit sa paso lang. Ayan. Dyan lang muna yan. Ayan pa o. Ilang harvest na ako dito, pero halos hindi ko ubos yung luma niya. Kaya, kukuha pa ako ulit ng dagdag sa ating hinarvest. Ayun, yung dami. Pero yung iba kasi dyan, ayokong ipick kasi gusto kong gawing binhi. Yan o, yung medyo matataba na talaga. Papadala ko sa nanay ko kasi baka magsakaling mabuhay din doon. Mabuhay doon sa iyong hilo. Yan o, kukuha ako ng karagdagan sa aking pintas. Kasi the more na kinukuhaan siya ng bunga, the more na nag-generate siya ng bulaklak. Tama naman yun. Marami naman ako dito. Yung aking ampalaya update, ayan na, yung mga bunga niya. Ayun o, may bunga na rin. Tapos meron pa doon pero hindi lumaki. Katulad niyan, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Mas naunahan pa siya nito. Ayan pa. Ayan, ano na rin yan. Excited na ako lumaki sila. Kapag makita ko.